ayos ka lang, anak. Oh. Pasensya ka na nagtanong ako, ha? Kasi nakita ko, kita parang malungkot ka. Natatandaan niyo ba kung saan niyo ako una nakita? Dito ho yung banda sa lugar na yun, tama po ba? Ah, oo naman. Sana pwede kong balikan yung araw na yun. Yung hindi ko naaalala yung lahat. Sana nga hindi na ako umalis dito. Dito na lang ako. Kasama ko kayo nila, Iday. Nabubuhay tayo ng tahimik. Nang normal. Yan ang madalas sinasabi ni Ilay sa akin. Sana daw na dito ka na lang. Huwag ka nang umalis. Magkakasama tayo, masaya. Tahimik. Pero hindi natin maiwasan na ibang kinalakhan mo. Siyempre, importanteng malaman mo kung sino ka talaga. Ready naman ako mabuting tao eh. Yun ho yung totoo kong pagkatao. Masama ho ako. Masama yung pamilya ko. Anak ako ng leader ng mga sindikato. At ang mga reperte. Ang daming... Ang daming tao na mayroong kaming atraso sa kanila. Napakarami. Kaya nung hindi mo pakilala ang sarili mo. Nung wala kang kakilala, kahit sabihin yung pangalan, hindi mo maalala. Anak, hindi ka masamang tao. Naniniwala ako sa'yo. Yung dati ko nakasama ng Rian, yun ang pinaniniwalaan ko. Kung masama kang tao, hindi ka magsasalita sa'kin. Hindi ka magbubukas sa'kin. Yun ang pinanghahawakan ko, kaya alam ko mabuti kang tao, anak. Nabuhay ako sa pagpapangga. Inihanda ako ng tatay ko para balikan yung taong nanakit sa pamilya namin. Yung taong sumira sa kanya. Sa ganang mundo, umiikot ang mundo ko na. Anak, dahil anak nila ako. Pamilya ko sila. At sila yung nagpalaki sa akin, kaya... Ganun yung paniniwala ko. Naniniwala ako na... na meron akong pinaglalaban. Na tama itong pinaglalaban. Sa lahat ang mga nangyayari ngayon. Kaya tanong ko na yung sarili ko eh. Kaya tanong ko na ako. Tama ba itong ginagawa ko? Tama pa ba? Kasi... Bakit kailangan may masaktan? Bakit kailangan may nukuhin ako? Bakit kailangan may matay? Para makuha yung justisya na gustong makuha ng tatay ko. Kaya ang nagdadalawang isip ka ngayon. Sa mga inuutos nila sa'yo. Mahal ko yung pamilya ko. Mahal ko yung pamilya ko. Umaasa ko na kapag natapos ko na yung lahat ng mga pinapagawa nila sa akin, hindi ko na kailangan magpanggap. Pabubuhay na kami magkasama ng normal isang pamilya. Sa ngayon, ang kailangan ko lang gawin,
Kailangan ko ng kalimutan na meron akong puso. Alam niyo ba kung ano yung pinakamasakit? Kasi mas nararamdaman ko na mahal ako ng mga taong sinasabi nilang dapat kalaban namin. Na habang pinapasok ko yung mundo nila, nakikita ko na mayroong posibilidad na hindi naman masamang tao yung mga to. Ayaw ko, na dami ko kasi nadidiscovery na hindi sa akin sinasabi ng tatay ko eh. Kaya hindi ko na alam kung ito to. Hindi ko na alam kung sino. Hindi ko na alam. Sundin mo ang puso mo. Sundin mo to. Dahil yun ang totoong ikaw. Dahil ito lang ang makakapagsabi ng tama mong gagawin. Ang anak.